Ayan guys, nagpainit ako ng maraming mantika at pinirito ko na yung ating carrots, bell pepper at ang ating patatas. So ayan guys, tinanggal ko na kasi luto na sila lahat. I-set aside muna natin. Ganito yung procedure ko sa pagluluto ng special na kalderetang ribs ng baboy. Ayan guys, ganito rin ba kayo magluto? At kung hindi kayo ganito magluto, gayahin nyo ang video kong ito. So ayan guys, set aside muna natin siya. After niyan guys, ayan, nagpainita tayo ng malaking kawali at mantika. Iginisa na natin yung ating sibuyas. Ayan, halu-haluin lang natin hanggang sa magbago ang kanyang gulay. Siyempre, nilagyan ko na rin siya ng spring onion dahil sa mahal ba naman ang sibuyas guys. Ayan, sinamahan ko na siya ng para mas maganda at mas mabango. Ayan, halu-halo lang natin guys. Sunod na natin yung ating garlic. Ayan, ilagay na natin yung ating garlic. So, ayan na guys. Ilagay na natin yung ating minarinate na ribs ng baboy. Yung ating ribs ng baboy ay minarinate natin sa konting toyo, calamansi, at bell pepper, powder pepper. Ayan, isang kutsa muna natin siya. Lagyan na natin ulit ng paminta. Ayan, para mas lumasa yung ating kalderetang ribs. Ayan, nagay-lagay lang tayo guys. Ayan, after nyan guys, natin malagyan ng paminta. So, ang dahil ko tayo nalagyan ng paminta dyan. Grabe. Ayan, naglagay na tayo ng pampalasa ang magic sarap. Siyempre, para mas malasa, mas masarap yung ating kaldereta. Ayan, ginupitan ko na ng 3 piraso ng sili nga ba? Ah, siling labuyo pala. Ayan, para hindi naman sobrang anghang ng ating kaldereta. Ayan, siyempre, mga mami. So, siyempre, hindi mawawala yung ating tomato paste. Ayan, ilagay na natin siya. Lagyan na natin yung ating kaldereta ng tomato paste para magbago yung kanyang texture. Siyempre, hindi mawawala ang ating rino. Pampalapot. Ayan, lagyan na. So, halu-haluin lang natin, guys. Ayan. Halu-halu lang natin yan para ma-mix natin yung kanilang ating mga nilagay na ingredients sa ating ribs ng baboy. After nyan, guys, ayan, medyo kumukulo-kulo na siya. Inilagyan ko ng, ano yan, green peas. Alam nyo ba, masarap ang kaldereta pag may green peas kasi habang naluluto yung ating pork, naluluto din yung ating green peas, lumalambot siya at nagiging siyang malapot. Ayan. So, halo-halo ko lang din uli yan, guys. Ayan, ganyan ginagawa ko lang sa pagluluto ng aking simply at napakasarap na kalderetang ribs ng baboy. Ayan. Ayan na. Ganyan lang. Halo-halo ko lang yan. So, ayan, guys. After niyan, guys, siyempre, ilalagay na natin yung another na pampasarap. So, gumagamit ako ng Coco Mama. Ayan, baka naman, Coco Mama, pindutin mo ang kalan at nang umapoy na at nang maluto na ang kaldereta natin. So, ayan guys, nilagay na natin ang gata at Coco Mama ang ating ginamit. Fresh coconut milk from the farm. Siyempre, ayan, para mas creamy at mas masarap, lalagyan natin siya ng cheese. Nasa inyo po yung kung maglalagay kayo ng cheese or gata sa inyong kaldereta. Pero para ho sa akin, ito yung pinaka the best. Lagyan mo ng gata at lagyan mo ng cheese para maging creamy at napakasarap talaga ng kaldereta mo. Hindi talaga masasabing kaldereta lang iyong ginawa dahil super special ang kalderetang to. Ayan guys. Halo-halo lang natin. Hayaan lang natin matunaw yung cheese at lumasa sa ating mga buto-buto ng baboy. Ayan, halo-halo lang yan guys. So ayan guys, halo-halo lang. Ganyan, ganyan lang paggawa ng kaldereta mga mare, pare. Ganyan lang kasimple. Sabi ko na sa inyo eh, ganito ang pinakamasarap na gawin nyo sa kaldereta. Sundan nyo ang ginagawa ko at panuorin mo ang video kong ito. Ayan, sige, halo lang hanggang sa mahilo yung hinahalo. So ayan, naglagay na ako ng konting salt para magbalance yung lasa ng ating kaldereta. Ayan, mukha namang marami yata nalagay na salt ah. So ayan guys. So ayan na guys, kumukulo-kulo na siya. Then ilagay na natin yung ating mga panahog tulad ng patatas, bell pepper, carrots. Ayan. Haluin lang din natin yan guys kasi luto na yan. So ayan na guys, tikman na natin kung anong lasa. O diba, kaldereta nyo talaga creamy. So ayan, napakasarap ng ating kaldereta. Kung nagustuhan mo ang video kong ito, huwag mong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang aking YouTube channel. Salamat sa iyong panonood.